Pag-usapan ngayon natin itong acceleration. So, ano ba nangyayari dito sa acceleration? So, itong acceleration, ito yung pagbago ng velocity. So, halimbawa, sasakyan. So, yung sasakyan, sabihin natin na tumatakbo siya ng 10 kilometers per hour. 10 kilometers per hour. And then, makalipas ang isang segundo after 1 second. Okay. Ang bilis niya na ay 20 kilometers per hour na. So, okay, mas bumilis siya. Kanina, 10 lang, ngayon, naging 20 na. And then, another 1 second. After 1 second ulit, yung bilis niya na ay 30 kilometers per hour. So, dito napapansin natin na pabilis siya ng pabilis. Okay? So, ito yung tinatawag nating uniform acceleration. And so on. So, expected natin yan na makalipas ang mga 1 second ulit. So, matadagdagan ulit yan ng, so magiging 40 na yan ngayon. So, ang didiscuss lang natin yung uniform acceleration lang. Constant lang yung acceleration nila. So, dito, mapansin ka agad natin na yung acceleration niya ay 10 kilometers per second. So, ilagay natin dito yun. Acceleration is equals to 10 kilometers per hour. Ayan, may per hour pa na. Kalimutan ko sabihin. 10 kilometers per hour per second. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, sa kada segundo, nadadagdagan yung kanyang velocity ng 10 kilometers per hour. Ayon. So, basically, yung pagkuha natin ng acceleration, ang formula sa pagkuha ng acceleration, ayun ay, ito, i-denote natin yung acceleration as A, maliit na A, equal to sa V final minus V initial. Ibig sabihin, velocity final minus velocity initial divided by time. Ayan ngayon. So, in this case, so, kung i-consider natin itong example natin, ito ay, so, sabihin natin, ito tayo, dito tayo sa interval na to. So, yung V final natin, ito yun. Yung final, yung 30. 30. Okay. At yung initial naman niya, ito 20. Minus 20. All over, yung interval niya, yung time. Kailan siya naging 30? After 1 second. So, that is 1. It's equals to 10 kilometers per hour. Kilometers per hour per second. Ayan. So, pwede rin natin i-consider itong interval na to simula dito hanggang dito. So, that is, ang ating final ay 30 minus 10. Okay. So, yung time natin ngayon dito ay after 2 seconds. Kasi 1, 2. So, dito ay 2. So, ang sagot dito ay ganun pa rin. Ito pa rin yan. Okay, parehas lang. So, okay. So, kadalasan yan, ang ginagamit na unit sa acceleration, parehas na unit. So, dito, kung ito ay R, ito, maganda, palitan din natin ng R. O kaya, palitan natin sila parehas ng seconds. So, kung papalitan ngayon natin to ng parehas na unit, so, i-convert natin tong second sa R. So, ito ay 1 second. Ko-convert natin to sa R. So, ito second. Dito ay R. So, sa isang oras, merong 3,600 seconds. Cancel ngayon to. Equal ngayon to sa 2.778 times 10 raised to negative 4 R. And then, i-divide natin to dito sa 10. So, ito ay magiging 10 divided by 2.778. So, equal ngayon to sa 36,000 kilometers per R squared. Ayan, naka-square na ngayon siya. So, ito ngayon yung acceleration nito. Parehas lang to. Itong 36,000 tsaka itong 10 kilometers per hour per second. Parehas lang ng ibig sabihin yan. Dito nga lang, pinarehas na natin yung kanyang unit sa time. So, i-explore pa natin itong acceleration. Kasi ito ay may ginawang experiment dito si Galileo. So, tignan natin kung ano yung naobserbahan niya sa uniform acceleration. Uniformly accelerated motion. Pag-aralan ngayon natin itong experiment na ginawa ni Galileo. So, dito meron siyang bola. Pinagulong niya yung bola sa isang tabla. So, papansinin natin, yung bola ay nag-accelerate yun. So, yun, yung acceleration na nakita niya ron ay
Ito, 1 meters per second squared. Ito yung sa experiment niya. So, depende yan sa magiging experiment niyo kung kayo gagawa. Kung ano yung acceleration na kalalabasan. So, ito yung nakuha niya. 1 meters per second squared. Yung acceleration ng bola. Kaya, papansinin natin dito. Ito yung bola. Okay? So, nagsimula sa 0. Ngayon, nung pinagulong niya, matapos ang unang segundo, ito yung kinover nung bola. Okay? Matapos yung pangalawang segundo, ito na ngayon. So, napapansin natin, mas lumaki yung kinover niya. Ayun ay dahil sa nag-a-accelerate yung kanyang paggulong. So, palaki ng palaki yung kanyang nakocover na distance dito. Ayan. So, pag-aralan ngayon natin yung table na nabuo. Dito, meron tayong table ngayon dito para sa uniformly accelerated motion. So, ito muna tayo. Time at start of interval. So, yung unit niya ay seconds. So, kada segundo kasi tayo eh. So, ito yan, yung nagsimula siya dito sa 0. Kaya 0 nakalagay. So, yung matatapos yung interval, matapos yon ng isang segundo. Okay, so after 1 second, kaya dito nakalagay after 1 second. So, yung ito naman, position at start of interval. So, ang unit ito ay meter. So, yung simula ng interval, okay, ito yon. 0 pa lang yung distance niya, wala pa siya nakocover. Ngayon, pagkatapos nung interval, position at end of interval, ang nakover niya na distance ay 0.5. Okay, ito 0.5. Distance traveled in interval. So, ito yung delta D, change in distance. So, yung change in distance niya ngayon ay 0.5. Ayun yung change in distance niya. And then, acceleration niya ay, ito, 1 meters per second squared. Okay, so, yung kanyang VI, initial velocity niya. Yung velocity niya, nung nandito pa rin siya sa 0, wala pa, hindi pa siya gumugulong. So, 0 yun. Kaya nakalagay dito ay 0. And then, ang kanyang final velocity ay 1. Okay, so, meron tayo ngayon ditong average velocity naman. So, ano tong average velocity na to? Ang binigay kasi talaga dito, itong VI tsaka VF, okay? VI tsaka VF. So, dito, VI, dito, VF. Matapos ang isang segundo, meron na siyang 1 meters per second na velocity. So, yung habang tumatakbo siya, nung nandito siya sa gitna na to. Diyan, tumatakbo siya diyan, simula dito hanggang dito, ayan. Simula dito sa 0 hanggang dito sa 0.5. Ano ngayon yung kanyang average velocity? Ayan. So, para pagkuha natin yung parang magkakaroon siya ngayon ng kasi hindi natin masasabi kung ano yung velocity niya. So, ang gagawin natin ngayon, i-average ngayon natin yun. Ang gagawin lang natin dun, ipag-a-add lang natin tong VF plus VI, sabay i-divide natin ng 2. So, basic lang. Pag nag-a-average tayo, halimbawa, meron kayong test paper. Resulta ng test paper nyo. Ang mga score mo ay 5. Okay. 10. Sa pangalawang exam mo naman, 10. Tapos sa pangatlo ay, sabihin natin na 15. Ayan. So, ano ngayon yung average score mo? So, ang gagawin mo dyan, pag-a-addin mo lahat yan, which is equals to 30. Sabay, i-divide mo ng 3 kung ilan sila. 3. So, equals to, so, ang average mo ay 10. Ayan. So, ngayon, yung average ngayon nung velocity niya dito sa unang interval ay 0.5. Ayan yan, pag-a-addin lang at i-divide ng 2. So, i-discuss naman natin yung pangalawang interval naman. Sa pangalawang interval, dito, magsisimula na tayo sa 1 second kasi nandito na tayo eh. Nandito na tayo sa may, natapos na tayo sa unang segundo, ito. Ayan o. Nandito na tayo, 1 na. So, okay, 1 second na. So, matatapos to sa pangalawang segundo. So, dito, in this interval, ito yung mga nangyari. Position at start of interval. So, nasa 0.5 na siya. 0.5. Ito yung 0.5. At, yung kanya namang end of interval, andito yung kinover niya. 2. Yung distance, 2. Okay? Ano ngayon yung kanyang delta D? O yung change in distance niya? Ayun ay 1.5. Kasi, ito ngayon, simula dito hanggang dito, ang measure nito ay 1.5. Kasi, ito ay 2 minus ito, 0.5. So, 1.5 ngayon itong change in distance natin.
acceleration still the same pa rin. And then dito, yung VI natin ay meron na tayong 1 meters per second. Okay, yung VF natin ay 2. Kasi nga, nadadagdagan siya ng isang ano eh, ng 1 meters per second eh, yung bilis niya eh. Kaya, pataas ng pataas yan. Ayun o. Dito, 0 pa lang siya, tapos naging 1. Tapos, pagkatapos ng 1, naging 2, 3, 4, 5. Ayan, pataas ng pataas yan. So, nandito, 1 na tayo ngayon dito. So, pagkatapos niyan, 2 na siya ngayon. So, yung average niya, that is 1 plus 2 divided by 2, that is 1.5. So, okay, ayun. And the rest, ganun lang yan sa the rest. So, maganda. Pag-aralan nyo ngayon to, itong, ano natin, table natin. Ayan, papakita ko sa inyo. Tapos, pwede nyo yung pag-aralan para mas ma-internalize nyo yung mga nangyayari ngayon dito. So, i-discuss na ngayon natin dito yung mga formula. Ilabas na natin yung mga formula na mga gagamitin natin. Dito, idagdag ko lang pala bago tayo mag-derive ng mga formula. Itong, ano, pag tinanong tayo na after 3 seconds, ilagay ko dito. After 3 seconds, ano na yung distance na na-cover niya? So, ayun ay walang iba kundi ito yun eh, pagkatapos ng 3 segundo. So, yung na-cover niya ay 4.5 meters. Lagi dito, 4.5 meters. Okay. So, pag ang tanong naman ay, after the 3rd second, halimbawa ganito, after the third second, ano yung distance na na-cover niya? So, ito, magkaiba ngayon to. Kasi, ang tinutukoy lang niya dito, simula dito, hanggang dito yon. Okay? So, ito lang yung i-consider natin, yung delta D ngayon dito. So, that is, i-consider muna natin yung buong 3rd second, yung 3 seconds, i-minus natin to sa 2 seconds. Ayan, ganyan. So, yung 3 seconds, yung na-cover niya ay 4.5. So, dito yon. Ito yung para sa 3 second, 4.5. So, minus yung na-cover ng 2 seconds. Ito yun. So, that is 2. Para makuha lang natin tong part na to. Which is equals to 2.5. Ayan. So, tinatanong kasi itong mga gantong bagay. So, ito lang yung na-cover niya after the 3rd second. So, ito ngayon yun. So, okay. So, simulan na ngayon natin mag-derive ng mga formulas. So, yung pinaka-basic muna, that is, pagkuha ng acceleration equal to sa V final minus V initial all over change in time. Ayan. So, kung gusto natin ngayon kunin yung V final, that is, V final, algebra lang yan, equal naman to sa, okay. O kaya naman, pag gusto naman natin yung delta T, yung change in time, so ito naman ay equal sa. So, ito, derivation, algebra lang to. Ayan. So, ito yung mga lumalabas na formula natin. Pero, hindi pa talaga to yung mga gagamitin natin. Magdi-derive pa tayo ngayon. So, meron na rin tayong bagong nalaman, yung V average. Ayan. Yung V average, walang ibang ginagawa dito, kundi pinag-a-add lang yung dalawang velocity, that is VI plus VF. Okay, divided by 2. In-average lang natin. Okay. O kaya, pwede rin na yung average, pwede rin makuha to sa pamamagitan na that is change in distance all over change in time. Okay. So, paano nangyari yan? Halimbawa dito ngayon. Halimbawa dito. Example natin. Okay. So, gusto ngayon natin malaman yung change in yung average velocity dito. Average velocity dito sa part na to ngayon, dito sa part na to. Sa from 3 seconds to 4 seconds. So that is ano yung average velocity niya? So that is ayun nga, change in distance all over change in time. So equal ngayon to. So ano ba yung change in distance niya? So ito ngayon yun, ito yun. So that is ito yung buong to ay 8, okay? Minus simula dito hanggang dito ay 4.5. Ito yung change in distance niya. Change in distance equal ngayon to sa 3.5. Ito, 3.5. So, okay.
dito ngayon ay 3.5 divided by ano yung change in time niya. So yung time natin, yung interval natin nagbabago to kada segundo lang eh. So after 1 second, ayan. After 1 second, nandito siya, tapos nandito na siya ngayon. So yung na-cover niya na distance ay 3.5. So ang sagot natin sa kanyang VAVE ay 3.5. Okay. So kung gusto natin i-check yan dito sa table natin, that is yung kanyang initial ay ang initial position niya ay 4.5. Ang initial position niya dito, initial position, so pag binaba natin, ito ay 4.5 and then natapos siya sa 8. Kasi natapos siya sa 8, di ba? Ayun, sa 8. So papansinin natin ano yung kanyang VAVE dito. So this 4.58, so yung kanyang VAVE average ay 3.5. So tama nga. So okay, so doon nakita natin na nagwo-work din tong gantong setup. So okay. So kung ganun, equal ngayon tong dalawang to, that is pwede natin sabihin na delta D all over delta T, ayan, equal to dito sa VI plus VF all over 2. Okay. So multiply natin ngayon yung both sides by delta T para makuha natin tong delta D. Okay, eto ngayon. And then, papansinin ngayon natin dito, yung VF natin, equal to dito eh, sa formula na to. So, pwede natin, itong part na to, i-substitute natin dito yan. So, pag ginawa natin yun, ang kalalabasan ngayon nito ay, so, ito yung kalalabasan na formula natin ngayon na dinerive natin. So, para ngayon, meron tayong formula sa pagkuha ng distance, change in distance. So, importante ngayon to. So, kaya lagyan natin yan ng red mark. Ayan. Ito yung importanteng formula dyan. Okay, ito. Tsaka, ito, tong sa VF. Ayan. So, meron tayong dalawang nakuha. Okay. So, ngayon, pag ang change nyo naman, halimbawa, dito, pag ang change nyo, delta D, and then itong delta time natin na to, pinalitan nyo ng value nito, ang kalalabasan na formula naman natin, so ito naman pangatlong formula na nakuha natin. Pag itong tong distance na to, change in distance, tapos sinubstitute nyo tong delta T para dito sa delta T, so may VF tayo makukuha, which is ito. Okay, so pagkuha ng VF, kasi ang totoo niyan, kaya tayo nagkakaganto-ganto kasi may mga problem na depende yung given natin kung ano yung pinakamagandang gawin. So, for convenience, ito yung mga gagamitin natin para mas mapadali yung pag-calculate natin. Although, tutusin, kahit hindi nyo naman kabisaduhin to, basta alam nyo lang yung principle, alam nyo mag-algebra, alam nyo tong basic na to, itong mga yan, mapapalabas nyo itong mga to. So, ito, para lang mamaya pag nag-solve tayo, dire-diretso na. I-input na lang natin yan dito sa mga pinagde-derive natin. So, okay. Ito ngayon, itong mga formula na nakuha natin, ilalagay ko muna sa gilid dito lahat para mapagsama-sama. Ito ngayon yung tatlong na-derive natin na formula, pinagsama-sama ko lang dito. Ngayon, may mga pagkakataon kasi na gagawa ulit ako dito ng isang bilog, isang square, kung saan wala siyang binigay na initial velocity. Kung ganun, 0 ngayon yung initial velocity natin. Kaya, dito, ang magiging formula na lang nandito ay VF is equals to, since wala kang initial velocity, 0. So, that is, ano na lang, 2A delta D. Dito naman ay delta D. So, itong part na lang yung matitira. Ito, importante. Ito, kabisado ko to eh. Itong equation na to. Kasi sa freely falling object, nagagamit din to. Ayan. Kaya, hindi ko nakalimutan to. So, ito naman, tong VF naman natin ay magiging A delta T. Ayan. So, minsan, pwede nyo rin gawin na sa halip na mag delta D kayo, delta T, kahit D na lang para madaling isulat. Ganyan, 1/2 A T squared. Ayan, ganyan. So, pag nag-compute kasi ako, ganito na lang din ginagawa ko, wala na akong delta D.
Ibig sabihin kasi ng delta D, ayun yung change in distance. So, sa atin naman, change in time. So, mag-solve ngayon tayo ng mga problems. Ito ngayon yung problem natin. A ball rolls down an inclined plane with a uniform acceleration of 1 meter per second squared. At a certain instant, its velocity is 0.5 meters per second. Okay, tapos ito na ngayon yung mga tanong. So, una muna tayo sa A. What is the velocity of the ball 10 seconds later? So, parang ito yung sa ano eh, yung dinrawing ko kanina. May inclined plane, tapos may pinagulong na bola, bulitas, parang ganon. So, parang ganyan. And then, gumulong ngayon yung bola natin. Gulong siya. So, simula dito, tapos gumulong siya dito. Halimbawa, nandito tayo banda. Ito yung ina-analyze natin, yung nandito siya sa position na to. So, sabi, at this instant, at this certain instant, yung kanyang velocity ay 0.5. So, meron siyang velocity ngayon dito. 0.5 meters per second. Anong klaseng velocity to? So, tignan natin yung unang tanong. What is the velocity of the ball 10 seconds later? So, 10 seconds later. So, sabihin natin na nandito na siya banda. 10 seconds later. Okay? So, may velocity rin siya dito. So, lumalabas. Itong 0.5, ito yung initial velocity natin. Tapos, yung velocity niya rito, yung hinahanap 10 seconds later, ito yung final velocity. Hindi natin alam to. Hinahanap to eh. Ito naman, ito, alam natin to. Ito yung 0.5. Okay. 0.5 meters per second. Ano pa yung alam natin? Acceleration. Acceleration which is equals to 1 meters per second squared. And then, meron na tayong mga table of ano eh, formula eh, para makuha natin itong V final eh. So, that is V final is equals to VI plus A delta T. Kung saan itong delta T natin, ito yung 10 seconds later. So, simula dito hanggang dito, 10 seconds yung, ano niyan, yung time na elapse time dyan. 10 seconds. Ayan. So, ngayon, VI ay 0.5 plus 1. Okay. Times 10, which is equals to 10.5 meters per second. So, VF. Next na problem tayo ngayon. How far has the ball traveled in that interval of 10 seconds? So, makalipas ang 10 segundo, ano yung distansyang na-travel niya? So, simula siya dun sa simulang-simula. Halimbawa, dito yung simulang-simula niya. Dito, simulang-simula. Ayan. Ano ngayon yung total distance niya simula dito hanggang dito sa kinuwaan natin ng final velocity niya? Dito kasi tayo, dito, ito yung ina-analyze natin eh. Pero sabihin natin, nagtutuloy-tuloy pa talaga yun dyan. Pero dito, parang pinatigil muna natin yung kanyang paggalaw, tapos ina-analyze natin siya. So ngayon, simula dito, no, 0 pa lang yung kanyang distance, hanggang dito, ano yung total ng kanyang distance na na-cover? So, meron tayong formula ngayon dyan. Which is, etong formula na to, ito talaga yung kabisado ko sa kanilang tatlo. Yung pagkuha ng distance which is equals to VI T plus 1 half A T squared. So, hindi ko na nalagyan ng ano ng delta dito. Kahit dito eh, pwede rin natin wala ng delta ng ganyan eh. So, ito ay VI natin ay 0.5. Okay. Time 10 seconds plus 1 half. Okay. 1 times 100. So, ang lalabas na sagot dito, 55 meters. Yung total distance na na-cover niya. So, lastly, how far did the ball travel during the 8 seconds? So, yung 8 seconds lang, so that is, meron tayong 7 seconds, tapos dito naman yung 8 seconds. So, yung distance lang na to ngayon yung tinatanong. So, that is, ang gagawin muna natin, kukunin muna natin yung distance na na-cover niya during the 8 seconds. Okay. Tsaka yung distance niya ng 7 seconds, ipagma-minus natin yan para makuha natin yung distance ng during the 8 seconds lang. So, pag ginawa ngayon natin yun, that is total distance niya nung 8 seconds, after 8 seconds, so 36 meters yon. And then for the 7 seconds, ayun ay 28 meters. So, that is 36 minus 28, 8 meters yung na-cover niya during that 8 seconds.
for our next problem, an automobile is traveling 65 kilometers per hour. Its brakes decelerate it 6 meters per second. So, unang tanong, how long will it take to stop the car? So, okay, ito yung para masasabi natin kabaligtaran ng acceleration. Kung yung acceleration, pabilis siya ng pabilis umandar. Etong deceleration naman, unti-unti siyang pabagal ng pabagal. So, okay. So, ito, deceleration. Kulang ako dito ng squared. May squared din yan. Para siyang nag-a-accelerate, ayun nga lang, ano siya, pabagal siya ng pabagal. Okay. So, kabaligtaran siya ng acceleration. So, okay. Ito ngayon. So, how long will it take to stop the car? So, may sasakyan tayo ditong, may sasakyan tayo, di ba? Parang ganyan. Okay. So, ngayon, itong sasakyan natin ay nung sinimulan ng tapakan nung driver yung brake. Sinimulan niyang tapakan yung brake. Hindi naman yan kaagad ihinto eh. Tinapakan niya yung brake. Magko-cover pa ng distance yan. Mga tatakbo pa yan ng mga ilang ano dito. Ilang distansya dito. Okay, sabihin natin. Dito na siya talaga tuluyang kuminto nung tinapakan niya yung brake. So, ayun nga. Nag-decelerate siya. Bumagal siya. So, ano ngayon yung how long will it take to stop the car? Ilang segundo, yung tinatanong yung time eh. Okay, ilang segundo, ilang minuto yung bago siya talagang tuluyang kuminto. So, kung i-analyze ngayon natin to, binigyan ngayon tayo dito ng ng velocity. So, malamang, antimano, ito kaagad, yung initial. Okay, VI is equals to 65 kilometers per hour. So, dito, at this instant, hindi na siya tumatakbo dito. Nakahinto na siya dyan, hindi na siya gumagalaw. So, yung final niya ay 0 ngayon. And then, meron siyang acceleration na, tawag pa rin natin dito sa deceleration, A pa rin yan. A pa rin yung designation natin. So, pero deceleration siya, since pabagal siya ng pabagal, 6 meters per second squared, So, lalagyan natin to ng negative kasi bumabagal siya. So, ayun lang mangyayari yan. Magiging negative lang yan. So, how long will it take to stop the car? So, meron tayo ngayong formula para sa pagkuha ng time. That is delta T VF minus VI all over itong acceleration natin. So, equal ngayon to sa to 0 na to. 0 minus 65. Pero, maganda dyan, convert muna natin itong 65 kilometers per hour sa meters per second para, ano sila, magtugma sila dito. So, that is, kinonvert natin itong 65 kilometers per hour. So, ito yan, 18.056 meters per second. And then, divide natin sa kanyang acceleration, which is negative 6 meters per second squared. So, ang sagot ay ito, 3.009 seconds. So, lumalabas na simula nung tinapakan niya yung brake, bago siya tuluyang huminto, tumakbo pa siya ng 3 seconds dito. Nag-brake siya dito, tapos hindi pa siya humihinto dyan, bumilang pa ng 3 segundo bago talaga siya tuluyang huminto. Okay, so next question. How far will the car travel after the brakes are applied? So, ito na nga yun. So, ang tinatanong naman dito, yung delta D naman, delta D. So, ilang distansya itong kinover niya muna bago siya tuluyang huminto. So, yung formula na gagamitin naman natin dyan, meron na rin tayong formula dyan. So, that is delta D is equals to VI delta T plus 1/2 acceleration A T squared. Delta T squared. So, VI natin ay substitute na lang yung mga values na nakuha natin dyan. So, ang kalalabasan ng sagot natin dito, so, that is ang sagot natin, yung distance na kinover na to ay 27.167 meters delta D. So, okay, ito meron tayong example dito. Ito example natin, subukan nyo ngayon sagutan to, parang exercise ngayon to. So, tignan nyo ngayon kung ano yung magiging sagot nito. So, okay. So, assuming na sinagutan nyo nga. So, ngayon, ang pinakamagandang gawin dito, from our table of formulas, yung pinakamagandang gamitin dito, yung formula na
delta D is equals to VIT plus 1 half acceleration, okay, T squared. Okay, o may delta, ganyan ba? Pero tinatanggal ko na kasi. Okay, so since sinabi dito na nagsimula siya from rest, so matatanggal na ngayon to. So ito na lang ang meron tayo ngayon. 1 half A delta T squared. Nahanap yung acceleration eh. So for our acceleration equal to ngayon sa 2 delta D all over delta T squared, which is equals to 2. Okay, yung distance niya ay 7.4 all over 2.5 seconds squared. So ang sagot ay 2.368 seconds. Ay, mali ako ng unit. Meters per second squared pala to. Acceleration eh. Meters per second squared. Okay. So, ito ngayon, last exercise. So, subukan nyo ngayon itong isolve. And then, paita natin paano ngayon nagawa to. So, okay, dito, ang pinakamagandang gamitin na formula natin ay itong VF is equals to square root of VI squared plus 2A delta D. Kasi meron tayo lahat nito. Ito yung ating VI, which is 12 meters per second. Ang ating namang acceleration ay 8.5 meters per second squared. At ang delta D ay 130 meters. Okay. So, ipagpinlag nyo lang lahat dito yan, in-input nyo. Ang sagot ngayon dito for our final velocity. Kasi final velocity ito eh. How fast is the automobile then moving? Ang sagot ay 48.518 meters per second. So, okay.